Maganda raw si President-elect Bongbong Marcos na ialok kay Pangulong Duterte ang pagiging drug czar. Samantala, pinangalanan na rin ni Marcos Jr. ang iba pang bubuo sa kanyang gabinete. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Magkakaroon ng sariling special assistant si President-elect Bongbong Marcos at yan si dating Davao del Norte Congressman Anton Lagdameo na miyembro rin ng transition team ni Marcos Jr. That actually is an existing position already. Special assistant, yes. I suppose we can already, we've asked Congressman Anton Lagdameo to fill that position. So he knows me very well. He has been with us, working with me for past 10 years, mga ganun. Between the two of us, siguro we've already found the modus vivendi, so that should be an easy easy position for him to pick up on. Nagsimula kay Pangulong Duterte ang pwesto na Special Assistant to the President na hinawakan ni Senator Bongo. Bukas din daw si Marcos Jr. na gawing drug czar si outgoing President Duterte. Ito'y matapos ihayag ni Marcos Jr. na ilang beses silang nagkita ni Duterte bago ang eleksyon. Binilinan din daw siya ng Pangulo na ituloy ang drug war. The one thing that he was very assertive about was that ituloy mo yung anti-drug syndicate na sinimulan ko. Do it your own way. He really said that. Do it your own way. Palitan mo, gawin mo yung gusto, pero huwag mong iiwanan yan dahil kawawa ang kabataan natin. Handa rin daw si Marcos Jr. na bigyan ng posisyon ang mga nakalaban sa politika. Hindi ko na lang babanggitin kung sino, pero ilan dyan, nagsabi niya, lumabang kami sa inyo, siguro wala na kaming pag-asa dyan sa gobyerno. Hindi, kung yung politika lang yan, trabaho na tayo. Okay lang yun. For me, that's ako, alam mo, ha? Matutuwa talaga ako pag ginawa niya ho ito. Not just Yorme, ha? Si Pacquiao, si Lacson, bigyan niya ng posisyon. Kahit si Robredo, bigyan niya talaga ng posisyon para magkaroon talaga ng alam mo yon, dapat ang this time talagang panindigan niya yung kanyang sinabing pagkakaisa. Kung sa niya sa tingin na si totoo walang biro si Pacquiao, bigyan niya ng something sa sports, di ba? Kasi alam naman natin na talagang si Pacquiao, kahit anong angulo ng sports, maano niya yan eh. O kung gusto niya yung di ba gusto niya magkaroon ng sarili yung boxing, o bakit di niya pamunuan yun, di ba? Baka naman meron diyang mga under government na bureau or commission na sa loob ng boxing, di ba? I mean, siya yung magaling dun eh. Bakit natin siya ilagay dun? O si Lacson, pwede rin siya advisor o kung saan man. Pwede nga siyang presidential advisor for saan? Siguro sa crime. O kung kidnapping, ganun. Yung mga crime na medyo sanay siya. Sanay siyang hindi maging criminal ah. Sanay siyang pugsain, no? Di ba? Ay naman eh. Sama na mga ugali nyo, ha? Huwag ganun! Hindi. Totoo naman, di ba? Oh. O, di ba? Oh, si Isko, pwede rin naman niyang ilagay sa mga posisyon na pwede makakatulong si Isko. Saan niyo sa tingin pwede si... Huwag naman sa custom si Lacson, kayo naman. Baka puro semento pumasok dyan. Ayan, si Lacson pwede sa PDEA. O, di ba? Pwede. Isko, DSWD. Pwede rin. Wala, meron na siya DILG. Wag na natin yung mga wala namang department. Actually, may mga nagsasuggest nga, sabi. Isko, pwede sa DPWA. Ay, meron na sa DPWA. Pwede si Isko sa Department of Tourism. Di, totoo kasi kaya niyang pagandahin yung mga lugar-lugar. Alam mo, perfect yan. Marcos, pag nilagay mo si Isko sa DOT, maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin na Marcos, mabibilib sa iyo ang tao. Pati mga kaaway mo mabibilib sa iyo. Tapos si Robredo, ano kaya magandang, sabi ko nga kanina, maganda si Robredo sa MMDA. Mahilig naman siyang gumaganong-ganon, 'di ba? Malay mo mapatigil niya yung traffic, mapaandar niya yung mga taxi na nagtumitigil sa bike lane. O mapaganong-ganon siya, Hindi, okay 'yun. Isipin mo, halimbawa lang MMDA si Robredo. Kunwari, siya mamumuno ng MMDA. Para pag may traffic, tagot kahit tayo ng ganun. Biro lang, ha? Biro lang. O kaya yung siya yung magkakausap dun sa mga, alam mo yun, di ba, yung mga, ang tawag dun, clearing operation.
isipin mo na sa clearing operation si ano, si Robredo. Ano po, pwede ho ba umalis po muna tayo kasi oh, nakakabahala ho ang posisyon ng sasakyan ninyo. Sa tingin ho namin na hindi maganda ang posisyon ng iyong sasakyan dahil yung posisyon ng iyong sasakyan ay nakakasagabal sa mga posisyon ng mga ano. Ano sa tingin nyo? Pwede, di ba? Hindi ako talaga, sa tingin ko, mapwede siya doon. Pwede. O isipin niyo yung panalo yun, ha? Panalo yun, ha? Walang ano. Part of it. And ang aking criterion talaga sa kukunin namin, kung sino yung marunong, sino yung magaling doon sa area na yun, at handang tumulong. Samantala, kinumpirma ni Marcos Jr. na si San Miguel Corp Tollways President and CEO Manny Bonoan ang itatalaga niya bilang susunod na kalit. Medyo ano ako dito. Hindi naman, ah. Hindi ko kilala ito. Sabi nila okay daw. Pero medyo lang, napaisip lang ako. Ito, napatanong ko lang naman ho. Sabi nila okay daw ito. Pero hindi kaya magkaroon ng conflict of interest dahil sa San Miguel Corporation siya, Tollways President. Siyempre, hindi naman natin inaano na si Ramon Ang ang kanyang pinakaboss. O, di ba? Baka lang, ha? Okay, hindi ko inuusgahan kagad. Baka lang magkaroon ng conflict of interest kung siya ang magiging sa DPWH. Pero again, ulitin ko lang, ha? Kahit to dati, si Mark Villar, medyo pinagdudahan ko din, ha? Pero ang ganda ng performance, di ba? Ang ganda ng performance. So, sabi ko nga sana lang, hindi maging, maging conflict of interest yung pagiging president niya ng SMC. Okay? At and CEO, President and CEO pa pala siya. At ngunit, maging advantage to para mas mapabilis niya yung mga pagpagawa. Yun ang sa akin, sana. Kasi, ulitin ko, ha, si Manny Villar noon, si Mark Villar noon, marami nagduda. Sabi, nako, DPWH yan, delicates yan. Magkakaroon na ng kalsada sa lahat ng subdivision nila. At least, kung nagkaroon man at may ginawa man siyang kalsada para doon, hindi lang naman yung papunta sa kanila. Pati yung mga ibang mga lugar, napaganda nila. So akin, parang okay yun. Okay sa akin. Sa akin, mukhang exceed my expectation. So sana, ganun din o ito si Manny Bonoan. Maging ganun din o pagdating o sa DPWH. Sana maging advantage yung pagiging presidente and CEO niya ng SMC para mas mapabilis yung mga construction na ginagawa sa build. Okay, sana lang, sana.